Ma-disqualify man o hindi si Bongbong Marcos, wala raw itong epekto sa mga kalaban niyang kandidato. Pero si Mayor Isko may alinlangan. Nasa front line ng balitang yan, si Ryan Ang. Nangampa niya sa Laguna si Vice President Lenny Robredo. Nagdasal sila ni Vice Presidential Candidate Kiko Pangilinan sa San Pablo Cathedral bago sila nag-ikot. Natanong dito si VP Lenny kung ano masasabi niya sa pagkakabasura sa mga petisyon para i-disqualify sa eleksyon ang katunggali niya si Bongbong Marcos. Mahirap kasing mag-comment ngayon dahil yung proseso hindi pa tapos. Pag sinabi mong walang enough na batas, so mag-wonder ka bakit na-convict kung wala palang enough na batas. Nauna na rin sinabi ni Robredo na mas gusto niyang talunin si Marcos Jr. sa eleksyon kaysa ma-disqualify ito. As far as the campaign and as far as the elections is concerned, talagang yung pinaghahandaan natin na hanggang dulo maglalaban kami. Wala rin daw epekto ang desisyon ng COMELEC sa kampanya ni Senator Manny Pacquiao. Patuloy rin niyang kukumbinsin ang taong bayan na kailangan ng Pilipinas ang leader na hindi manluloko at magganakaw. Ma-disqualify man daw o hindi si BBM, wala magbabago sa plano ni Pacquiao na ipaglaban ng mga mahihirap. Heto naman ang tugon ni Mayor Isko Moreno sa isyong yan. Good for him. Remember, we are not enemies. We are just competing with each other. Ang tunay nating kalaban ay yung nagpapahirap sa tao. Pero nangangamba rin daw si Orme sa magiging epekto nito sa taong bayan, lalo na't marami ngayon nagkasabing lusot naman pala sa batas kapag hindi makapagbayad ng buwis. Baka magkaroon ng masamang epekto ito sa iba nating mga kababayan na ganun nga ang gawin nila. Kasi baka gayahin. Ito yung hindi magandang gayahin. Mga taga na Votas at Malabon naman ang sinuyo ngayong araw ng Team Isko. May halong gigil naman ang pahayag ng katandem ni Calliope de Guzman na si Vice Presidential Candidate Walden Bello. Minura pa niya si Marcos. Ang desisyon daw ng COMELEC First Division ay parang pandudura sa mukha ng common sense at moralidad. Nakakadismaya raw ito pero hindi na nakakagulat. Dagdag pa ni Bello, matagal na raw nababaluktot ang batas para panigan ng mga may pera at ang anyang murderous Marcoses na nagdako sa kaban ng bayan. Tumanggi naman magbigay ng komento si presidential aspirant Ping Lacson sa pagbasura ng COMELEC sa disqualification case ni Marcos. Sa Davao del Norte nag-ikot ngayong araw ang tambalang Lacson Soto kasama ang ilan sa kanilang senatorial bets. Baluarte ito ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez na opisyal ng Partido Reforma na kinabibilangan ng Lacson Soto tandem. Sa statement naman ng kampo ni Marcos Jr., sinabi nilang itigil ng away at bangayan at mag-aisa nilang dawan lahat para harapin ang bukas. Nagbabalita mula sa frontline. Ryan Ang, News 5.